Kamatayan, aleluya, aleluya. Panginoon ang naghihirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalang tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabungay na nais sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, patuloy nating ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon sapagkat ito ang nagbukas ng kalangitan at maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya tayo ngayon ay maghanda, magsisi sa ating mga kasalanan at humingi ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, muli kang nabuhay upang ihatid kami sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, muli kang nabuhay upang ihatid kami sa tahanan ng Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, muli kang nabuhay upang ituro sa amin ang kahulugan ng tunay na buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao. Inalulunda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Lali, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo
ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukno sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang Jesu-Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Ng Diyos ang amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingan dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Napagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginoon tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos
sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi pabayaang siya ay mamatay, kahit pagtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob na aming makamit o puon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo doon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo kong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at sa iyong Ama, sa aking Diyos at iyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo.
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Jesus. Nasa ikalawang araw tayo ng tinatawag na oktaba o walong araw na pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Sapagkat hindi maisisilid sa isang araw lamang ang kagalakan, ang pagdiriwang sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kahit katulad ng Pasko, walong araw pa ang ating ipinagdiriwang. Kaya napansin nyo kanina, kumanta pa rin tayo parang misa ng Linggo ng papuri sa Diyos. Dahil tuloy pa rin ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Sapagkat mga kapatid, kung walang muling pagkabuhay, ay mag-uwian na lang tayo. Magbabakasyon na lang ako. Huwag na ho kayong magsimba. Huwag na kayong magpakabait. Gawin na lang natin ang gusto natin. Makiayo na lang tayo sa mga masama. Pero dahil muling nabuhay si Jesus sa Sareno, ang lahat, maging ang krus na ating daladala, ay may saysay. Ang mga paghihirap natin, ang pagsusumikap nating maging mabuti kahit mahirap, ang lahat ng ito ay may kabuluhan, may patutunguhan sapagkat muling nabuhay si Jesus. Nais kong bigyan pansin si Maria Magdalena. Alam natin, isa lang siya sa mga kakaunti na naiwan hanggang sa huli. Nagtakbuhan na yung karamihan ng mga alagad. Ang natira sa paanan ng krus, si Maria ang ina ng Diyos, Maria ang ina ni Jesus, si San Juan, at si Maria Magdalena. Matapang na babae. Tapat na kaibigan. Hanggang sa huli, hindi niya iniwan si Jesus. Kaya nga't nakita natin, patay na si Jesus, nandun pa rin siya sa libingan. Di ba ganun tayo? Ang iba sa atin kapag namatayan, araw-araw nagpupunta sa sementeryo, sapagkat masakit pa rin sa atin yung pagkakahiwalay sa ating minamahal. Kaya nga't, hindi ho ba kayo nagtaka na nung nagpakitang muli si Jesus na muling nabuhay at nakilala siya di kalauna ni Maria Magdalena, kung tayo yon, anong gagawin ninyo? At ano siguro din dapat sana ang ginawa ni Jesus? Ito yung tapat niyang kaibigan? Ito yung hindi iniwan siya sa panahon ng paghihirap? Di ba tayo nga, yung hindi mo lang nakita ng ilang panahon? Kaya halimbawa, pag nasa airport tayo, ano yung nakikita nating mga tagpo? Halos magyakapan, hindi mabitawan ng isa't isa. Kaya ganun sana yung gustong gawin ni Maria Magdalena. Gusto niyang yakapin si Jesus. Sapagkat tuwang-tuwa siya, buhay ang kanyang Panginoon. Pero hindi niyo napansin yung sinabi ni Jesus sa Sareno, huwag mo kong hawakan. Bakit ganun? Di ba dapat si Jesus ganun din? Ito yung tapat kong kaibigan. Ito yung nanatili sa akin. Ito yung kaibigan kong malapit. Pero bakit huwag mo kong hawakan? Lalo na tayo mga Pilipino, mahilig tayong humawak. Lalo na tayo mga deboto ng Nazareno, mahilig humawak. Kaya nga, di ba, kahit sa prosesyon, kahit magkaba, lasag-lasag na, mabalian ng buto, kahit buhis-buhay, kahit na minsan pinagsasabihan na, huwag nang masyadong pumanik. Panik pa rin ang panik. Gustong makahawak. Baka gustong sabihin ni Jesus sa Sareno, huwag niyo akong hawakan. Ano bang ibig sabihin nun? Sapagkat
meron siyang gustong mas malalim na matagpuan at maunawaan ni Maria Magdalena. Bagamat siya'y tapat na alagad, debotong tunay, meron pa siyang kailangang matutunan. Kaya nga sabi ni Jesus, hintayin mo munang makabalik ako sa Ama, sapagkat hindi na ito katulad ng dati. Hindi lang ito pagpapatuloy ng simpleng pagkakaibigan. Si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At ang pagbalik niya sa Ama, ibig sabihin nun, magaganap na yung buhay na walang hanggan na ibinibigay niya sa mga sumusunod sa Kanya. Ngayon, maaari nang mabuhay si Jesus sa bawat isa sa mga nananalig sa Kanya. At yun ang gustong ialok ni Jesus, hindi lang kay Maria Magdalena, hindi lang sa mga alagad, kundi sa bawat isa sa atin. Hindi lang yung mga simpleng biyaya. Hindi lang yung ibinibigay ng mundong ito. Kaya nga, hindi na ito katulad ng dati. Hindi na ito pagpapagaling lang ng may sakit. Hindi lang ito pagpaparami ng tinapay, pagpapalakad ng mga lumpo. Ang ibinibigay ni Jesus, kaligtasan. At ito rin ngayon ang paanyaya sa ating lahat. Hindi naman talaga pinagbabawal ni Jesus hawakan siya. Ngayong nakabalik na siya sa Ama, pwede na siyang hawakan. Ngunit ang paghawak natin sa Kanya ay pagtanggap, pagsang-ayon sa kaligtasang ibinibigay niya. Opo mga kapatid, marami tayong pinagdarasal. Natitiyak ko ngayon, iba sa inyo pinagdarasal, makapasa sa board, makapag-abroad, gumaling ang may sakit, makapagtrabaho na, magka-love life na, magkaayos na ang pamilya o ang samahan. Opo, pagdasal natin yan, pero wag natin kakaligtaan, may mas malalim na biyaya, mas mahalagang ibinibigay si Jesus, at ito'y kaligtasan. Kaya siya muling nabuhay, hindi lang para magkapera tayo, hindi lang para guminaw ang buhay natin, hindi lang para gumaling ang mga sakit natin, muli siyang nabuhay para iligtas tayo. Kaya kung tayo hahawak sa Kanya, kaya't mga deboto, mga kadeboto, mga kapwa na mamanata kay Jesus sa Sareno, hindi lang to simpleng paghawak, paghaplos. Kasi kahit hindi natin bitawan si Jesus sa Sareno, kahit 24 na oras kayong nakahawak sa imahen niya, pero hindi natin pinapatuloy yung kaligtasan na ibinibigay niya, hindi pa rin natin naunawaan bakit siya muling nabuhay. Kaya nga sa unang pagbasa, sabi ni Pedro, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Magbagong buhay kayo. Sumunod tayo sa Diyos upang tayo'y maligtas. Dahil kahit humaplos tayo, pero hindi tayo nangungumpisal, humaplos tayo, pero hindi tayo nagpapatawad, kumawak tayo sa imahen ng Nazareno, pero nakikipag-away naman tayo at hindi tayo tapat sa pamumuhay, kulang pa rin po. Baka sabihin din ni Jesus sa Nazareno, huwag mo muna akong hawakan. Sapagkat ang nais humawak na tunay sa Kanya, nais ding magbagong buhay. Nais ding maging mabuti
masunurin at tapat. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa. Hindi ko po kayo pagbabawalang humawak sa Nazareno. Pumunta sa likod, pumunta sa mga imahe, pero sana wag nating kakalimutan, kalakip ng paghawak, paghaplos na iyan, ang hangaring tunay na patuloyin si Jesus sa ating buhay upang hindi na tayo, hindi yung mga dati nating mga sarili ang maghari, kung hindi ang tunay na maghari, ang kabutihan, katotohanan, pag-ibig at kapayapaan ni Jesus na muling nabuhay. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang makapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama at sabihin, Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo kami, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo, naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsukpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan niyang paglingkuran. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga yumao naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay matamo namin ang buhay na aming inaasam. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang bayay ng bayang nagdiriwang. Punan mong bigay ang alak at tinapay, pandog ng pagkabungay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang
Nagdiriwang puhunan mong bigay ang alak at tinapay handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-ain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga awo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
Dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Santa Maria Magdalena, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung nagdedebosyon kami, ngunit ayaw naming magsisi at magbagong buhay. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristong muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kung buhay ang Panginoon, dinalungi at ginabi ang kamatayan, punasan ng iyong luha sa mata at mag saya, manalik kang buhay ang Panginoon. Ako ay nabungay, hindi kainwan, makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at iyong lumbay. Puso mo'y iyong itiwasay. Alam kong buhay ang Panginoon, tinalungi at ginapi ang kamatayan, punasan ng iyong luha sa mata at magsaya, manalik kang buhay ang Panginoon. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na April 4, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na humahawak at kumakapit kay Jesus Nazareno ay ang tumatanggap
ng kaligtasang ibinibigay niya. Ito ang mga tao na naghahangad magpakabuti, magbagong buhay, at tunay na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan. Tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay, ang kaligtasang dulot ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pilipin mo ka namin, aral mo ang aming buhay at antasan. Gusto Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalhati ka amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.